Welcome po kayo sa Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken, a non-sectarian full gospel ministry, kung saan wala pong ibang itinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon. Amen? So, sige po tayo po itadako sa ating pangalawang bahagi ng ating gawain o ang pagbibigay. Amen? Sige po tayo pong ay makipagbukas sa Deuteronomy 15 verse 10. Basahin ko lamang po para sa inyo. Sabi po rito, give generously to him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Amen? Ang sabi po rito ay, magbigay tayo ng kusang loob at walang hinanakit o walang bigat sa ating mga puso. Amen? Give generously without a grudging heart. Amen? At sabi rito, then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Amen? Pag tayo na po ay nagbibigay sa Panginoon, ito po ang sikreto para tayo ay mapagpala. Amen? Ang pagbibigay po natin sa Panginoon, ang pagiging tapat po natin sa pagbibigay, ito ang magiging sikreto natin patungo sa promosyon, patungo pa sa pag-angat, patungo sa magandang buhay. Amen po ba? Dahil sabi po rito, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand into. Amen? Pag tayo rin po ay nagbibigay ng tapat, pag tayo rin po ay nagbibigay ng ating bukas sa loob at tayo po ay nagbibigay ng yung walang hinanakit o walang panghihinayang sa ating mga puso, sa ating pagbibigay. Amen? Tayo rin po ay pagpapalain ng Panginoon. At hindi lang basta-basta pagpapala sa in terms of money or sa salapi, ganun, kundi in all your work, sabi po ng Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, ikaw ay pagpapalain. Amen? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ikaw ay pagpapalain. Isipin niyo po yung proportion ng pagbibigay natin. Amen? Hindi siya 50-50. Hindi, kung ano yung binigay mo, yun din ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Hindi po ganun ang Panginoon. Amen? Kung ano yung binigay mo, higit pa sa binigay mo ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Amen? Pag nagbigay daw po tayo, in all your work, ibibless tayo ng Panginoon, di ba? Hindi lamang, isipin nyo yun, kung ano lang ang meron tayo sa pamamagitan lang na kung anong may kaya tayo, ibibless natin ng Panginoon. Pero yung sukli sa atin ng Panginoon, yung balik sa atin ng Panginoon is, sa lahat na ng aspeto ng buhay natin, ay pagpapalain tayo. Amen? Amen po ba? Isipin nyo yun, nagbigay lang tayo ng ating tithes, nagbigay lang tayo ng ating offering. Pati pa pala yung physical na pangatuan natin, pati pa pala yung mga kamag-anak natin, pati pa pala yung pamumuhay natin, iaangat din ng Panginoon. Amen? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong ipahiwatig sa inyo? Amen? Hindi po 50-50 ang Panginoon kung magbalik. Sobra-sobra po. Amen? Sabi nga, siksik, liglig at umaapaw. Amen? At ang mga tapat ng mga Kristiyano ay nagbibigay. Amen? At hindi lang basta-basta nagbibigay, they do not hold back. Amen? Proverbs 21 verse 26. The righteous gives and does not hold back. Amen? Ang matuwid ay nagbibigay at hindi hinahayaang magpigil o pigilan ang kanyang sarili. Amen? Ang mga tunay na Kristiyano po, inuuna ang Panginoon. Amen? Ang mga matatapat at tuwid na Kristiyano ay inuuna ang Panginoon and they do not hold back. Hindi po nila hinahayaang pigilan nila ang sarili nila. Hindi po nila hinahayaang anuman ang pumigil sa kanila sa kanilang pagbibigay. Amen? Hindi sila pumapayag na maging handang ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga problema sa buhay, ang kanilang mga bayarin sa bahay. Ang tunay na at matuwid na Kristiyano, hindi po niyan nagpapapigil sa kung ano. Amen? Kundi nagiging matapat at matuwid yan sa pagbibigay. Amen?
At huwag kayong mag-alala, hindi po lumilimot ang Panginoon. Amen? The Lord is not unjust. Hindi po unfair ang Panginoon para kalimutan ang lahat ng iyong sakripisyo, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagmamahal na inaalay mo sa Kanya. Amen? Hindi po mawawala ng kabuluhan lahat ng yan. The Lord is not unjust. Amen? Ibabalik niya yan, siksik, liglig, kumaapaw, walang sukat, ikalan yan. Dahil 2 Corinthians 9 verse 6 to 8 says, what you reap is what you sow. Amen? Pag nagtanim tayo ng kakaunti, aani tayo ng kakaunti. Pero pag nagtanim tayo ng marami, ang aanihin natin ay marami. Amen? Kahit hindi mga Kristiyano, alam yan, na kung anong siyang tinanim mo, siyang aanihin mo. Amen? Amen? Kahit sa terminolohiya ng mundo, alam na alam yang mga katagang yan. Amen? Hindi lang po para sa atin yung mga Kristiyano. Amen? Pero higit na dapat para sa ating mga Kristiyano, eh i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Amen? For what you reap is what you sow. Kung anong itinanim mo, ay what you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, siya ang aanihin mo. Amen? Amen po ba? So huwag tayong papayag na tayo ay magtatanim lamang ng kakaunti. Amen? Para pagdating ng araw na tayo ay nag-ani, eh hindi natin tayo manghihinayang at sasabihin natin sa sarili natin, sana pala noon, pinursigihan ko na. Sana pala noon unang panahon, nagsikap na ako, nagbigay na ako ng malaki, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Amen? Habang maaga po, ibigay na natin ang nararapat para sa Panginoon. Para pagdating ng panahon, hindi po ito yung maging dahilan ng ating mga regrets. Amen? Hindi ito yung maging dahilan ng ating mga pagsisisi na masasabi natin na sana noon pala nilakihan ko ng pagbibigay ko. Para ngayon na binabalik na ng Panginoon sa akin ang aking mga itinanim, eh sana mas malaki pala yung natatanggap ko. Amen? 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 Dahil sigurado naman na ibabalik at ibabalik ng Panginoon ang ating mga ibinigay. Amen? For the Lord is not unjust. Hindi lumilibot ang Panginoon. Amen mo ba? Hindi mababaliwala lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal, at lahat ng ating mga ibinibigay para sa Panginoon. Amen? At hindi ho nawawalan lahat ng kabuluhan niyan. Lahat ho ng ating mga ibinibigay ay para sa pagpapalaganap lamang ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? At yan ang pinakahigit na layunin natin sa huling kapanahunan na ito. Amen? Ang ipahayag, ang ipahatid, ang tunay na salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundong ibabaw na ito. Amen? Kaya maging kabahagi po tayo. Amen? Sapagkat walang halaga ang kayamanan sa mundong ibabaw na ito. Amen? Dahil heaven and earth will pass away, but His words will never pass away. Amen? Mawawala po lahat ng nasa mundong ito. Kaya dapat mag-invest tayo sa tama. Ngayon pa lamang mag-invest tayo kung ano ang may kabuluhan pagdating ng panahon. Amen? Amen po ba? Doon tayo mag-import, doon tayo maglaan ng oras, ng panahon, ng salapi sa kung ano ang tiyang talagang may bunga pagdating ng panahon. Amen? Pag dumating yung oras at araw na hindi na tayo sisikatan pa ng araw, eh sana na itanong na natin sa sarili natin na ano nga pa talaga ang may kabuluhan sa buhay na to. Amen? At doon po tayo mag-invest. Amen? Naintindihan po ba natin? Nagigets po ba natin? So give your best to God and with a generous heart. Amen?
And the Lord will bless you in all your works. Amen po ba? Magbigay tayo ng taos puso at maligaya sa Panginoon at lahat po yan ay ibabalik ng Panginoon at higit pa po sa ating inaakala. Amen po ba? Amen po ba? At sige po tayo pong lahat ay magbigay. Nabigyan po ba natin yung the best natin? Amen. Sige po tayo pong muna manalangin. Ama, maraming salamat sa aming mga kapatid na kusang loob na nagbigay para sa iyo, Ama. Pagpalain mo nga nawa, Ama, ang mga binigay na to at i-multiply mo pa po, Ama. Pagpalain mo rin po silang mga nagbigay ng tapat sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Hindi lamang sa pananalapi, Panginoon, hindi lamang financial, Panginoon, kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Continue to bless them, O Father God, and continue to be a blessing. May they continue to be a blessing to others, to Father God. Para sa mga kapatid naman namin na may pusong magbigay, ngunit walang kakayahan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mapagkakakitaan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, i-promote niyo po sila na sila rin ay maging kabahagi, Panginoon. So, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa na nagbigay sa araw na ito, Panginoon. And continue to multiply this blessing, O Father God. At sa iyo lamang namin binabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong pinakamataas na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.